nagliligtas. Pakiramdam ko ay kinayo, hanap at inasa ay pag-ibig mo. Buwan pa ba sa pag-uwari ko? Noon at ngayon, hinahanap ka. Ang madama ko rin ang iyong pagsinta. Wagas mong pag-ibig, hindi nag-iibag. Pagsunod mo sana, ay madama ko na. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, Amen. O Diyos, magandang umaga po sa inyo. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na tinatanggap namin araw-araw. Muli sa araw na ito, ang aming pasasalamat sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na muli kaming makapakinig, makapagnilay at manalangin sa iyong mensahe para sa amin. O Jesus na aming Panginoon, samahan mo kami upang kami ay muling makatuntong ng liwanag sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Banal na Espiritu Santo, liwanagan mo ang aming puso at isipan at anuman ang aming maririnig, anuman ang aming pagnilayan, ay tumimo sa aming puso upang magsimulang muli ng panibagong araw ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa August 23, 2021. Nasa 21st week of ordinary time. Araw po ng Lunes. At ang ating pong gospel ay from Matthew 23 verses 13 to 22. Therefore, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door to the kingdom of heaven in people's faces. You yourselves do not enter, nor do you allow those who are entering to do so. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel by sea and land to win a single convert, yet once he is converted, you make him twice as fit for hell as yourselves. Woe to you, blind guides, you say. To swear by the temple is not binding, but to swear by the treasure of the temple is. Blind fools, which of more worth, the gold in the temple or the temple which makes the gold sacred? You say, to swear by the altar is not binding, but to swear by the offering on the altar is. Blind men, which is of more value, the offering on the altar or the altar which makes the offering sacred? Whoever swears by the altar is swearing by the altar and by everything on it. Whoever swears by the temple is swearing by it and by God who dwells in the temple. Whoever swears by heaven is swearing by the throne of God and by him who is seated on it. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Sa pang-araw-araw natin, no, na pamumuhay, galit na galit tayo sa taong mapagkunwari. Galit na galit tayo sa mga tao na pagkaharap mo ay nakangiti. Pero pagtalikod mo, ay masahol pa sa hayop ang pag-uugali. Galit tayo sa mga taong alam mo na binobola ka lang. Alam mo na puro mga magagandang salita lang ang sinasabi pag nasa harap mo. Pero pagtalikod mo, doon ka nila sasaksakin o babanatan ng patalikod ng mga salitang matatalim at masasakit.
Minsan pa nga, gagawin nila ito sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo. At kung yung mga tao ay hindi naman lubos ang talagang paggiliw sa iyo, maaaring makinig sila sa mga sinasabi ng iba. Alam niyo mga kaibigan, kahit si Jesus ay hindi nalingid, kahit si Jesus ay hindi nalihis sa ganitong mga gawain at pag-uugali, siya mismo ay nakaranas ng pagtuligsa ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, ng mga mangangaral sa templo. Yung tinatawag nilang mga pantas o yung mga learned pagdating sa batas ni Moises. Kadalasan ang lahat ng mga nakikita ito at ginagawa nung panahon ni Jesus, kung kaya't siya ay galit na galit sapagkat iba ang sinasabi, iba ang pinangangaral ng mga Pariseo at Saduceo sa mga tao at yan ay taliwas sa kanilang ginagawa at pagsasabuhay. Kung kaya si Jesus ay tahasan at lagi niyang tinutuligsa, lagi niyang binibigyan ng mabigat na pangungusap ang mga taong nagdududa sa kanyang kakayahan, ang mga taong nag-iisip ng hindi masama, ang mga taong nag-iisip ng masama sa kanya dahil sa pag-aakalang siya ay bula ang propeta, sa pag-aakala na siya ay nagdadala ng mali at masama at hindi nagiging matuwid ang turo at aral ayon sa kanilang nagisnan nung mga panahon ni Moises at ng mga sumunod na henerasyon. Kaya sa ebanghelyo natin ngayon, mga minamahal kong mga kaibigan, ano po? Napakabigat ng salita ni Jesus. Christ himself rebuked, no, the Pharisees and the Sadducees, the teachers of the law, couple of times in the gospel that we have here today. Woe to you, teachers of the law. Woe to you, scribes and Pharisees. Nire-rebuke niya, para bang sinasalag niya ang lahat ng mga sinasabi ng mga Pariseo at mga Saduceo. Sinasalag niya ang mga mahuhusay at magagaling sa batas sapagkat ang lahat ng kanilang ginagawa at ang lahat ng kanilang sinasabi ay hindi nagkakaroon ng katuparan sa tunay na katotohanan ng buhay. Sa madaling salita, yung mga batas na ibinibigay, yung mga aral na pinamamahagi ng Saduceo, ng mga Pariseo at ng mga experts ng law noong unang panahon ay hindi naman natutupad. Sa salita natin sa panahon ngayon, mga bulaang propeta, mga plastic, mga ipokrito. Ano po? Yan, ganong kabigat yung sinabi ng ating Panginoon. Sapagkat napakarami kahit sa panahon natin ngayon, napakaraming tao na kapwa natin mananampalataya ang nagtatago sa loob ng tinatawag na pagiging makadiyos, nagtatago sa loob o sa ilalim ng pagiging aral sa ebanghelyo, nagtatago sa ilalim ng tinatawag na kumot o ng damit ng pagiging maginoo at ng pagiging relihiyoso. Pero pag alis nila doon sa pulpito o doon sa templo na kung saan kanilang ginaghawad ang pangangaral, masahol pa sila sa hayop at masahol pa sila sa mga taong mahihirap o ordinaryong tao na walang alam sa batas at walang alam sa pananampalataya. Sapagkat may mga tao sa panahon ngayon na ginagamit ang pangalan, ginagamit ang kapangyarihan, ginagamit ang posisyon, ginagamit ang pagiging relihiyoso para sa sariling kapakanan. Ito ay binibitawan ni Jesus na walang puwang sa kaharian ng Diyos ang mga taong ito. Walang puwang sa kaharian ng paghahari ng Panginoon ang taong mapagbalat kayo at ginagamit lamang ang kanyang pangalan,
ginagamit ang kanyang sakramento, ginagamit ang kanyang aral at banal na salita para lamang sa sariling kapakanan. Kaya nagagalit si Jesus at kanyang tahasang tinutuligsa, ano po, yung mga tao noong unang panahon na laging nakikita at hinahanapan siya ng pagkakamali. Pero sila mismo ay hindi nila ginagawa at binibigyan ng lalim ang tunay na ibig sabihin ng ninanais ng Ama sa pamamagitan ng batas, ng turo at aral na ibinigay ni Moses sa kanilang lahat. Ito po ay isang paalala sa ating lahat. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, marami ang nabubulagan. Marami ang nabubulagan sa rangyan ng buhay, sa popularidad, nabubulag sa kapangyarihan, nabubulag sa posisyon, pero hindi nakikita ang katotohanan na sila ay malayo na pala sa paningin at malayo na pala sila sa kalinga ng ating Diyos. Dahil araw-araw ginagamit ang salita ng Panginoon, araw-araw ginagamit ang Diyos, araw-araw ginagamit ang banal na salita, ang banal na Biblia upang ipahayag sa lahat, pero sa kabila nito, pagkatapos gawin ang kanilang pananaw, ang kanilang pagsasabuhay, ay totoo namang hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ano po ang nais na mensahe ng Diyos na dapat nating matutunan sa ngayon? Bawasan po natin ang pagiging mapagmalaki. Bawasan natin ang pagiging marunong. Bawasan natin ang pagiging mayabang. Bawasan natin ang pagiging maalam sa lahat ng bagay. Sapagkat minsan, sa sobrang dami ng ating kaalaman, nalilimutan natin yung basic, nalilimutan natin yung pinaka bahagdan na dapat nating tutukan. At yun ay ang pagpapakababa, at yun ay ang pagsasabuhay at pagsasagawa ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Turo tayo ng turo ng Biblia. Aral tayo ng salita ng Diyos. Minememorize natin from cover to cover ang salita ng Panginoon. Pero sa sarili nating buhay, napakabilis nating siraan ang ating kapwa. Napakabilis natin salungatin ang kaalaman ng iba. Napakabilis natin iparamdam sa iba na mas mahusay tayo at mas magaling kaysa sa kanila. At hindi tayo nagpapatalo pag may mga tinatawag na argumento. Pag may mga debate, hindi tayo nagpapatalo. Tapos, dala natin ang Diyos. Dala natin ang Panginoon, ha? Dala natin si Jesus. Pero hindi tayo nagpapatalo sa yabang natin at hindi tayo na hindi natin pinapayagan na maisahan tayo ng iba. Dahil kung sila ay magaling, dapat mas magaling ako. Kung sila ay matalino, dapat mas matalino ako. Kung may pera sila, may pera din ako. Pero ang taong ito, naglilingkod sa simbahan, nangangaral, umaattend ng mga gawain ng tinatawag na mga, sabihin natin, mga Zoom meeting, umaattend ng mga Bible study, umaattend ng mga ano pang mga organisasyon o samahan sa loob ng simbahan, very active yan. Pero lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang natututunan ay pawang paimbabaw lamang sapagkat sa kanyang puso, sa kanyang sarili ay hindi nangingibabaw ang pagtugon, hindi nangingibabaw ang pagtupad sa kagustuhan ng Diyos. Kaya ano po ang dapat natin aralin at dapat natin tandaan? Kaibigan, pakatotoo ka lang. Huwag kang maging plastic. Huwag kang maging sobrang hambog at yabang dahil marami ka nang narating, marami ka nang natutunan, matagal ka na sa serbisyo, matagal ka na sa mga ganitong gawain, alam mo na halos ang lahat ng bagay, dahil nga sa lagi mong iniisip na alam mo na ang lahat ng bagay, nakakalimutan mo na na may mga tao rin na may alam na baka hindi mo pa nakikita, hindi mo pa alam at hindi mo pa nararanasan. Dahil dala ng iyong yabang, dala ng iyong pagmamalaki, dala ng iyong pag-iimbot, wala nang ibang tama kundi ikaw lamang.
Yan ang ayaw ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon ay ang taong sumusunod sa Kanya ay may kababaan ng loob at may pagsuko sa katotohanan na hindi lahat ay kaya natin gawin at hindi lahat ay alam natin na sa punto na ito ay kakailanganin natin ng Diyos upang punuan ang ating kahinaan, punuan ang ating pagkukulang. Diba? Kaya nga, diba, lagi natin sinasabi pagka meron tayong gagawin, oh, kaya ko yan. Sisiw yan. Simple lang yan. The best, kayang-kaya ko yan. Ginawa ko na yan dati. Nanalo na ako dati. Kaya ko yan. Diba? Pero pagdating doon, binibigyan tayo ng pitik ng Diyos. Hindi natin nakamit yung gusto nating mangyari. Pag hindi natin nakamit ang gusto nating mangyari, anong lumalabas sa ating bibig? Ayaw natin tanggapin ang katotohanan. Ibubunto natin ang sisi sa iba. Ibibigay natin yung sisi, ibibigay natin yung mga dahilan kung bakit tayo natalo, ibibigay natin yung dahilan kung bakit hindi tayo nagtagumpay, magbibigay tayo ng mga dahilan o isisisi sa iba kung bakit hindi nagkaroon ng success yung plinano natin, yung sinuong natin. Ayaw nating tanggapin sa sarili natin na tayo mismo ang may pagkukulang, na tayo mismo ang may pagkakamali. Kaibigan, pagkaganyan ng iyong pananaw, pagkaganyan ng iyong ugali, hindi ka mapapalapit sa puso ng Diyos. Nilang nais ng Panginoon, anuman ang iyong katayuan sa buhay, ay marunong kang kumilala ng iyong kahinaan, marunong kang magpasalamat at magpuri sa kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng husay at galing ng iba. Anumang galing at husay ng iba ay dapat mong purihin ng Diyos at pasalamatan sapagkat kahit papano ikaw ay nakikinabang sa kakayahan ng iba. Kaya lang sa halip na tayo ay magpuri at magpasalamat sa husay at galing ng iba, hinihila natin pababa. Ano po? Pinagdududahan natin. Taliwas sa lahat ng dapat mangyari yung iniisip natin sa tao. Kaya nga ang sinasabi ng ating Panginoon dito sa Ebanghelyo ngayon, masyadong mapagpaimbabaw ang mga Pariseo, masyadong mapagpaimbabaw ang mga mahuhusay sa batas nung panahon niya. Dahil masyadong malinis, ika nga, nagmamalinis, nagmamarunong at nagmamagaling. Samantalang ang ginagawa ni Jesus ay lahat ng naaayon at nararapat upang mailigtas sa malaking kapahamakan ang sanlibutan o ang mga taong sumusunod sa Kanya. Kung kaya kahit araw ng linggo, siya ay nagpapagaling ng may sakit. Sapagkat sabi niya, ano ang mas mahalaga? Ang Sabat o ang magpagaling ng may sakit? Kahit na hindi siya naghugas ng kamay, sabi nga niya, siya ay kumakain kasama ang lahat. Bakit masyadong nagpapailalim sa tinatawag na alituntunin na ibinibigay ng batas, pero hindi nakikita ang kalooban kung bakit ito ginagawa, kung bakit ito ipinahahayag? Sapagkat tandaan natin, lahat ng ginawa ni Jesus at lahat ng kanyang gagawin pa ay patungkol sa pagpapakilala ng kadakilaan ng Ama sa pamamagitan niya. Na lahat ay dapat akapin sinuman at anuman upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung hindi makita ng mga apostol. Ito hindi makita ng mga Pariseo. Ito hindi makita ng mga Saduceo at ng mga mangangaral ng batas nung panahon na yon. Kasi para sa kanila, Jesus becomes a threat. Ano? Para bang the existence of Jesus threatens their popularity, threatens their position, threatens their seniority. Kaya lagi nilang hinuhuli si Jesus sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa kanyang mga ginagawa, subalit wala silang maibato, maski isang pagkakamali, sapagkat alam ni Jesus ang kanilang balakin,
at alam ng Diyos kung sino ang tunay na sumusunod at sino ang nagbabalat kayo. Kaya ang hamon sa ating lahat, mga kaibigan, dito sa ating Ebanghelyo, huwag natin tularan, huwag tayong tumulad sa mga Pariseo, huwag tayong tumulad sa mga Saduceo at mga mahuhusay sa batas. Ang galing mangaral eh, ang galing magsalita, mahusay, matalino, at sila yung laging nasa harap ng altar na akala mo napakagaling at perpekto, pero hindi natin alam sa likod ng kanilang ginagawa. Ano po? Ay napakaraming dumi ang kanilang ginagawa na hindi natin nalalaman ang tahasan sapagkat ang nakikita lang natin sa kanila kapag sila ay kaharap natin at kapag sila ay nangungusap sa harap ng maraming tao. Pero yung mga maliliit na bagay na kanilang ginagawa na hindi makatarungan ay hindi natin alam. Sapagkat ang kanilang inilalabas ay ang kanilang husay at galing, ang kanilang ganda at ningning. Pero sa gitna ng ganda at ningning na ito, ay merong kalansing na hindi natin naririnig. Pero sila, bagamat alam nilang may kumakalansing, sila ay nagbibingi-bingihan sa bagay na ito. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, hindi sapat ang may alam tayo sa Diyos. Hindi sapat ang alam natin ang Biblia. Hindi sapat ang tayo ay nagdarasal at nananalangin. At hindi rin sapat ang tayo ay nagsasabi na ako ay mananampalataya at tagasunod ni Jesus. Kailangan natin ng mas malalim at mas malawak na pangunawa ng pagsasabuhay ng turo at aral ng Diyos. Ang maging makatarungan, ang maging magpagpakumbaba, ang magbahagi ng sarili sa iba, ang magbigay ng kakayahan sa iba nang walang pag-imbot na intensyon, ito ay ilan lamang sa maaaring maging sangkap upang makamit natin ang tunay na buhay na walang hanggan. Sapagkat ang lahat ng tao na nagsasabing naniniwalang may Diyos at nagsasabing alam nila ang batas, subalit taliwas at tumatalikod sa nais na ipahayag ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Jesus, yan ang mga propeta na bulaan na kung tawagin ngayon ay plastic o kaya orokan o kaya mga ipokritong tao. Kaya po mga minamahal ko mga kaibigan, no? Pagnilayan po natin, let us examine our hearts and ourselves. How much sincerity we have that we present ourselves to Jesus. How sincere we are. Gaano tayo katotoo kapag tayo ay naglilingkod. Gaano tayo katotoo pag tayo ay nagbabahagi. At gaano tayo katotoo kapag tayo ay nagdiriwang ng mga sakramento. Amen. O Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagkakataong binigay mo sa amin. Maging totoo nawa kami, O Diyos, sa lahat ng aming gawain, sa lahat ng aming pagsasabuhay, upang kami ay laging maging karapat-dapat sa iyong paningin. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lumakot na Jesus, lumakot ko na lumasa mag-uyupis ang isip mo ang siyang pag-inasal walang katapas di mo sa salibutan. Tuturin ka at isasalamatan. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Maraming salamat sa inyong pagtigil sumandali at makinig, manalangin at magnilay sa salita ng Diyos. Kung sa palagay nyo, ito ay nakakatulong sa inyo sa maliit o malaki mang paraan, kayo po ay inaanyayahan ko
press lamang po ang notification bell at subscribe. Lagi po akong maghahatid araw-araw sa abot ng aking makakaya ng isang pagninilay upang maging baon natin sa ating buhay. Basta lagi nating tatandaan, saan man tayo makarating, saan man tayo magpunta, anuman meron tayo ngayon. Mahal ka ng Diyos at ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. Ang kanyang pagpapala ay hindi nababawasan. At ang kanyang awa ay hindi kailanman tumitigil. Manampalataya ka lang. Mahal na mahal ka ng Diyos, pagpalain ka. Dito sa sanlibutan, pupurihin ka at pasal.